DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number one. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. At 2014, Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasama, timbang iwasto sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Yan ang tema ng ating pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon ngayong Hulyo. Ang lahat ng ating kinakain at iniinom ay nagtataglay po ng calories. At kung sobrang calories ang nakukonsumo ayon sa pangangailangan po ng katawan, ay naiipon ito at nagiging taba. Upang mapanatili ang wastong timbang, kailangan maging balanse ang calories na kinakain at ginagamit po ng ating katawan. At isang nga epektibong paraan ay ang pag-e-ehersisyo, mga gawain pisikal at ang kahalagan nito sa pagpapanatili po ng wastong timbang. Yan ang tatalakay natin ngayong hapon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasama. Kilos na mga kanutrisyon at pag-uusapan natin yan kasama ang ating ninang sa Wastong Nutrisyon, National Nutrition Council Executive Director at Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang tanghali po, Ma'am Bernie. Magandang tanghali sa iyo, Rod, at magandang tanghali po sa ating mga kanutrisyon. Pwede ko bang batiin din ang mga nag-host sa National Evaluation Team last week, kaya wala ako dito, ang Governor Juni Cua at ang lahat ng kanyang mga kasama, at si Ning, at syempre si Ms. Julie Maestre ng Region 2. Oo, Quirino Province ito. Nakikinig sila ngayon. Oo, nakikinig sila ngayon. Kay Gov. Good afternoon po. Alam mo, Rod, yung program natin ngayong hapon, bahagi pa rin ng ating episode tungkol sa tema ng Nutrition Month. Opo. Oo, ngayong Hulyo na binanggit mo nga kanina. Kasi ayon sa National Nutrition Survey ng 2013 ng Food and Nutrition Research Institute, tinatayang 93% ng mga Pilipino ang walang physical na aktibidad na pinagkakaabalahan gaya ng sports. Oo, pagdating naman sa mga kabataan, isa lamang sa bawat 10 ng mga estudyante ang may physical activity na umaabot sa 60 minutes kada araw. O 5 beses o higit pa sa loob ng isang linggo. Ito ay ayon naman sa isinagawang Global School-Based Student Health Survey dito sa Pilipinas. Kulang na kulang talaga, sabi mo nga, ang physical activity ng maraming Pinoy. Kaya panahon namang malaman natin kung ano ang kahalaga nito at kung ano ang dapat gawin para maging physically active ang mga Pinoy. Pinaunlakan po tayo ngayong hapon, mga kanutrisyon, ng isang profesor at dating dean ng College of Human Kinetics ng University o Universidad po ng Pilipinas, Diliman, si Professor Hercules P. Calyanta. Magandang hapon po, Prof. At welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon na sa mga nakikinig. At salamat sa pag-imbita nyo sa akin dito. Ope, good afternoon po, Prof. Magandang hapon once again, Professor Calyanta. Diretso na po tayo sa ating talakayan dahil napakahalaga po ito para sa ating mga tagapakinig, particular yung sinasabi dyan na parating walang time sa pag-exercise. Correct. Kasama na ako. Gilang. Professor Calyanta, known fact naman po talaga na nakatutulong po sa weight management ang pagkakaroon ng regular physical activity. Pero bago pong lahat, kapag po ba'y sinabing physical activity,
Parehas lamang ba ito sa tinatawag na exercise? Ano-ano po ba yung mga benepisyong makukuha ng isang tao po sa pagkakaroon ng gawaing pisikal? Unang-una po, ang physical activity hindi lang exercise. Opo. Meron pong iba't ibang klase, no? Simplihin natin, exercise, dance. Opo. Pwede pong sports and games. Pwede rin po yung work-related physical activity, yung ginagawa niyo sa trabaho. Mm-hmm. Kung makit kayo ng hagdanan o pagpapunta kayo sa trabaho, nagbibisikleta kayo kasama po. O yan. Naglalakad lang. At yung lifestyle-related. Yung lifestyle-related choices po yan. Mm-hmm. Pagpumunta kayo sa mall, anong ginagamit niyo? Escalator ba? Escalator. Elevator o hagdanan. Kung escalator, umaakyat po ba kayo o sumasakay kayo? Yan po yung mga lifestyle-related. Mm-hmm. At marami na pong studies na sinabi na ang ebidensya po ng pagtulong ng physical activity, wala pa pong nutrition, ha? Oo. Wala pang nutrition aspect. Mm-hmm. Ang taas na. Strong to moderately strong evidence, nakakahaba ng buhay, nakaka-prevent po siya ng hypertension, ng diabetes, nakakabigay po siya ng magandang pananaw sa buhay. Kaya po, minsan sinasabi rin nila, even dun po sa sinasabing clinical depression, ginagamit na po ngayon ang physical activity intervention. Pagka malungkot. Malungkot. No? At saka yung mga tao na madaling ma-stress. Uh-huh. Maganda pong de-stressor ang physical activity in the form of leisure activities. Pwede rin po nating tignan ng physical activity na structured, unstructured. Uh-huh. No? Yung structured po, kasama dun yung PE, kasama dun yung group exercises, aerobic exercises, Zumba. Mm-hmm. Yung unstructured, yun po yung mga na-encounter natin sa araw-araw, kagaya ng pag naglalakad tayo, o kaya kung magbubuhat tayo ng isang bagay, dadali natin mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar, o mula sa isang level pataas. Yung pag-akyat sa hagdanan, napakaganda pong physical activity niyan. Also, nakita naman natin, Rod, na napakalawak palang coverage ng physical activity. Hmm. Hindi lang pala, ma'am, dun sa pag-exercise. Hindi lang lahat. Hindi lang about hindi sa exercise. Pagsusumba. Opo. So, sir, professor, kung pwede po bang tukuyin natin or i-focus natin, gaano po ba kadami, kadalas, at kabigat na physical activity ang kailangan ng isang tao para mag-effect, maging effective? Marami po kasi sinasabi nila sa isang araw, isang oras, dalawang oras. May iba pupunta ng gym. Weekends. Gym lang. O magtatakbo. Weekends. Kaya ho magandang ilagay na per week po ito. Per week. O sige po. Ang WHO, ang advocacy po nila, 150 to 250 minutes weekly. Average po niyan, kung gagawin nyo every day, mga 22 to 35 minutes every day. Pero kung gusto niyo pong gawin yan ng 4 times a week, pwede niyo pong gawin yan ng approximately about 60 minutes, 45 to 60 minutes daily, 4 times a week. Kasi po kailangan most days of the week physically active tayo. Pero meron pong nilabas ang DOH na physical activity guidelines for Filipinos na mas specific. Gusto nila 30 to 60 minutes every day for all days of the week. Every day? Every day. Buong linggo. Kaya nag-even out din yan sa 150 to 250 minutes weekly. Per week, opo. So, ang ibig sabihin po nito, ito ba'y moderate o ano pong ano? Kasi meron din tayong naririnig na mga ganong distinction. Yun po yung frequency, ano? Mm-hmm. Yung intensity, yung gano'ng kahirap o gano'ng kabigat yung gagawin yung physical activity, dapat po yan light to moderate. Paano nyo gagamitin yung light to moderate? Sa pagsasalita po, example, pagka kayo naglalakad, mm-hmm. kaya nyo bang makipag-usap sa kasama nyo at kumanta? Habang naglalakad? Habang naglalakad, makipag-usap at kumanta. May kasama pa palang kanta, ma'am. Yan po ang light. Oo. Pero kung hindi nyo na kayang kumanta, pero kaya nyo lang makipag-usap, moderate na po yan. Ibig sabihin, mas mabilis. Pero kung hindi nyo na kayang makipag-usap, ang sagot nyo, oo, yun lang.
Makatumatang mo na lang, Prof. Opo. So medyo mabigat na po yun. Yun po yung mga practical ways of... of assessing kung anong intensity. Ngayon, kung gusto naman po niyong medyo scientific, kunin niyo po yung heart rate niyo o yung pulse rate niyo at siguraduhin niyo lang na hindi kayo lalagpas ng 140 in general po yan. No? Meron pong mas mga importanteng beats yan po. Beats per minute. Per minute. Opo, puso natin. Medyo mabigat na yung 140 beats per minute. Okay. Ano po ba yung dapat na isaalang-alang para piliin kung light hanggang light ka lang, hanggang moderate ka lang? Unang-una po, kung apparently healthy, ang tawag apparently healthy, ibig sabihin wala kang nararamdaman, at yung iyong edad, para sa lalaki, bago ka mag 45, sa babae, bago ka mag 55, light to moderate po, kaya yan ng lahat ng tao na ganyan ng edad. At walang sintomas, walang signs. Pwede ho sila niyan. Ngayon, kung meron kayong nararamdaman, light lang ho. Or kung lagpas na kayo sa 45 pag lalaki at pag babae, lagpas ng 55, mas maganda humarap muna kayo sa isang family doctor para magkaroon kayo ng check-up, para sigurado. Para sigurado. Kung hindi, kung wala pong ganong klaseng experience, ibaba nyo lang po sa light workout or light exercise, walking, napakaganda po ng walking, or paglalaro, yung laro po na leisure, no, sa mga bata o sa aso, sa mga alagang hayop, pwede nyong laruin sila, yun light na po yun. Doc, ay professor, meron tayo ng phone in question, we'll take advantage of the time. Basahin ko lang po, galing po ito kay Rexy Piponco. Tanong lang po tungkol sa asawa ko. Okay lang po ba magbuhat sa gym kahit walang tulog? Masyado active po kasi siya. Salamat po. More power. Ang isaalang-alang po natin dyan, exercise, meron pong kaakibat na requirement yan pagdating sa recovery. Lalakas po tayo pag nagre-recover tayo mula sa exercise. Hindi po pwedeng mag-exercise kayo mas napuyat kayo o gutom kayo. Magkakasama po yan. So ang payo ko po sa kanya, pagpuyat siya, wag siyang magbuhat. Mag-gym. Okay. Ang buhat yan, yung mga weights, ano po, yes, ang ibig sabihin niya? Lalo na po yun kasi medyo mataas ang intensity, baka sumakit ang ulo niya, o hindi natin alam kung ano pwede mangyari. Mr. Rexy, ha? Wag bawal-bawalan si Mrs. Masyado daw yung ano. Pagka dapat may tulog bago mag-gym. May pahinga mga. Alam mo, Rod, kanina pa natin nababanggit sa ating talakayan ang salitang calorie. At may connection sa calories ang ating word for the week na energy balance. Dapat muna nating malaman na ang enerhiya na siyang ginagamit ng ating katawan ay nakaugnay sa calories. Ang energy balance na word for the week natin ay ang relasyon ng enerhiyang natatanggap ng ating katawan o energy in at ng enerhiyang ginagamit ng ating katawan or energy out. Kapag ang energy in ay ang energy in ay yung dami ng calories na nakukuha ng katawan mula sa mga pagkain at inumin, at ang energy out naman ay yung dami ng calories na ginagamit ng katawan sa pamamagitan ng mga physical activity, daily routine, at kahit sa iba pang voluntary and involuntary body functions tulad ng paghinga, pagtulog, at pagtunaw ng pagkain. Mahalagang mapanatili ang balanse ng enerhiya upang mapanatili ang wastong timbang. Kapag mas mataas ang energy in kaysa sa energy out, nagkakaroon ng weight gain dahil ang calories ay hindi nagagamit at nagiging taba. Kapag naman mas mataas ang energy out kaysa sa energy in, nagkakaroon ng weight loss, at ito ang kailangan ng mga nagbabawas ng timbang. Kung parehas naman ang energy in at ang energy out, mapapanatili lamang ang kasalukuyang timbang. Thank you very much, Asika Bernie, para sa ating word for the week. Energy balance. Energy balance. Ayun. Tandaan po mga kanutrisyon, panatilihin po ang energy balance sa ating katawan upang mapanatili din ang wastong timbang. Doon naman po sa mga may katanungan, kagaya ni Rex kanina, tungkol po sa ating pagsa ngayong hapon, abay maaari po kayo mag-text sa 0921-431-1044. Ang ating globe number naman,
ay 0927-650-6795 at para naman sa Sun subscribers 0942-570-0106 o di kaya pwede rin po silang tumawag ma'am sa ating landline. Opo, 882-2374. Pwede nyo rin pong mapakinggan muli at mapanood ang ating episode today. Australiano ka. Nanginginaw, nagiginaw sila sa lamig ngayon sa Australia. Winter. Winter kasi ngayon na po. Yung episode natin ngayon at yung mga nakaraan, abay pwede nyo nga panoorin muli sa internet. Puntahan nyo lamang po ang Radyo Mo sa Nutrition channel sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition Year 6. One word lamang po yun, Radyo Mo sa Nutrition Year 6. At dalawang versions po ang mapapanood ninyo sa YouTube. Ang una po ay available agad pagkatapos ng programa at ang ikalawang version po ay HD or high definition na mapapanood nyo simula alas 6 ng gabi sa YouTube. Mapapanood nyo rin kami in high definition sa Ustream DZXL Online TV. Pwede nyo rin po kaming bisitahin sa Facebook. Hanapin nyo lang ang Radyo Mo sa Nutrition. One word po yun. I-like lamang po at FB friends na tayo. Sa Twitter naman po, sundan nyo kami sa twitter.com/radionutrition. One word din po yun. At i-add nyo na rin kami ang Radyo Mo sa Nutrition sa iyong circle sa Google Plus. Meron pa. Meron pa? Meron pa. Oo. Mapapanood rin nila tayo, ma'am, sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV. Kaya walang dahilan para hindi sila makinig sa ating programa. Maaari nyo rin kaming bisitahin ang aming website sa nnc.gov.ph at ang aming official Facebook page na NNC Official. At para po sa mga gustong maka-interact, hashtag Radyo Mo sa Nutrition Year 6. Eto na, Aseg. Isunod na natin ang ating text question of the day. Bawat isa sa unang anim na makakapag-text po ng tamang sagot ay mananalo ng round trip ba, ma'am? Hindi pa. Ako, round trip. Hindi pa nga cellphone eh. 100 pesos worth of cellphone load. At ang tanong natin, mga ka-nutrition, ilang minuto kada linggo ang rekomendadong physical activity sa mga ado? Naku, napakadali. Tama, sinabi na yan ng ating guest. Sinabi na ni Prof kanina. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space po ang inyong sagot. At isend po sa 0908-579-6898. Mga kanutrisyon, patuloy lamang po kayong tumutok at sa ating pagbabalik, bibigyan tayo ni Prof ng mga tips po para magkaroon ng successful and safe physical activity program. Pero bago tayo mag-break, meron lang tayong tanong galing kay Texter 2133. Ang sabi niya, may fatty liver ang apo ko. Professor, sabi niya, is only 7 years old. Ang normal dapat ay 41. Ang result ng executive ay 80. Please help. Nagagaling po yan sa kanyang pagkain at sa hindi pagkilos. Uh-huh. Kasi po pagka tayo mataas ang asukal natin sa dugo dahil sa kinain natin, kailangan hong gamitin yan ang katawan. Pag hindi ginamit yan ang katawan, pupunta po yan sa liver kasi kailangan ibaba ang blood glucose level. At ang liver po, babaguhin niya yung composition ng blood glucose, gagawin niyang fat. Kaya marami pong, mahilig po siguro sa matamis ang inyong apo. At siguro sa pagkain niya ng kung ano-ano pang medyo mataba. Kailangan po talaga niya ng drastic change sa kanyang habits, sa diet at saka sa kanyang physical activity. Kailangan po kumain siya ng mas maraming gulay at mas maraming prutas, yung merong marami pong fiber, no? Para mabilis yung pagbaba ng mga kinain niya. At pagkatapos, kailangan niya pong ilagay sa isang physical activity program. Ayun, yung kanyang apo. Okay. Alright, bago ho tayo mag-break, ulitin ko lang po doon sa mga may mga tanong pa dyan. Oo, sa ating topic ngayong hapon, ang ating smart number ay 0921-431-1044, globe number 0927-650-6795. Diyan po sa mga number na yan, pwede po ninyong ipadalang inyo pong mga katanungan. So mga kanutrisyon, magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon.
Welcome back po mga kanutrisyon. Balikan po natin ang ating talakayan tungkol po sa physical activity bilang paraan upang mapanatili ang wastong timbang. Alam natin na mahalaga po ang maging physical o physically active at madaming paraan para dito. Pero may mga tao na hindi nagiging matagumpay sa physical activity program na ginagawa nila. Ewan ko ba, ma'am? Tama, Rod. Sabi ko nga, guilty ako. Pati ako, dati ginagawa ko. Nagja-jogging pa. At saka umaakit ka baba. Pero sa schedule kasi sa trabaho natin. Para kasi, talaga hindi yan excuse. Hindi excuse. Opo. Kasi ang iba nga, parang ningas kugon lang. Opo, so, umpisa, wow, hat na hat. Mm-hmm. At saka talagang may conviction na gagawin. Nandun yung interest eh. Tapos hindi na nasusundan regularly. Mm-hmm. Yung iba naman, parang hindi naman angkop sa kanila yung pinaplano nilang physical activity. So, Prof. Mm-hmm. Professor Kalyanta, paano po ba magiging matagumpay, ligtas, at angkop ang pagsasagawa ng isang physical activity? Unang-una ho, isang konsiderasyon yung oras. Sinabi niya na, no? Opo. Ang tatanungin ko po ganito, sa inyo, anong makukomit nyo na oras sa physical activity sa araw-araw? Sabihin nyo sa aking 5 minuto, walang problema yon. Pero dapat araw-araw. Mas maganda po. Kung gabi lang, Dok, ang wala akong pwede rin po, okay lang yun. Sa totoo lang, pwede naman yung gabi. Mm-hmm. Pero kailangan nyo makasanayan yan. Ngayon, ang payo ko, tignan nyo po yung inyong daily routine. Ang tanong ko sa iba, anong oras ka gumigising para maghanda sa trabaho? Sabi mo, 6:30. Pwede ka bang gumising ng 6:20 at maglakad ng 10 minutes? Integrate nyo po sa inyo. Anong oras ang lunch? 12 o'clock. Pwede bang mag-lunch ka ng 12:10? Opo. At para maglakad 10 minutes ka ng muna. Konti. Mm-hmm. Sa kaka-add nyo po ng physical activity sa inyong within daily routine, mm-hmm, baka maka 30 hanggang 40 minuto kayo sa isang araw. In short, kailangan po yung attitude natin na naghahanap palagi ng pwedeng ibigay sa physical activity. Kung pwede, 10 minutes at the least. Pero kung hindi, sigurado ko maski 5 minuto dalasan lang. Eventually, dalasan po. At eventually, tataas na rin po yung inyong kagustuhan na mag-ehersisyo. Gawin lang, nag-get ko, Professor, gawin lang habit. Yes. Gawin lang habit. Isa po yan sa habits na kailangan natin ilagay. Sa akin, siguro, instead na tatawagin ko yung tao para pumunta, ako nang pupunta. Kasi medyo malaki-laki rin yung aming office, surface. Tama po yan. Oo. Doon ko tatanungin, tapos pagbalik na naman ako sa opisina. Pag meron light exercise tanong, na po yun. Meron hong isang opisina. Lang, ano? May isang opisina kami sinabihan kasi nakita namin yung staff nila, mababa ang fitness level. Mm-hmm. Ang recommendation namin, pagpahingahin nila yung kanilang mga messengers. Uh-oh. At sila mismong mag-route ng memo nila. O isara yung i-off yung elevator twice a week. Mm-mm. Para mapwersang taong umakyat ng handa. So tama pa rin ginagawa ko. So ano pa po, sir, after oras, aside from oras? Kailangan din po yung gusto nyong gawin. Mm-hmm. At hindi masyadong nakakapagod. Ako, ang sasabihin ko, kung hindi nyo gustong mag-weight training, bakit kayo mag-weight training? Okay. Hindi kailangan. No? So ano yung gusto? Magwalis ka sa buong, sa bakuran. Oy, kakapagod mo na yun, sir. Ha? Correct. No? So, yung bending from the waist. Pati yung bakura ng kapitbahay. Pwede. O yung bakanting, bakanting lot. Sabi nga nila, harap mo, linis mo. Correct. Prof, meron tayo ulit ng andami nating tanong. Mga tanong, opo. Kay Texter 1599, good PM po. Paano po kung 74 na ang edad ko? Ano dapat maganda gawin ko? Malakas pa naman po ako. Okay. Yeah. Malinit naman, po ang... Malakas pa kayo, sir. Malinit ang mga tanong na ganyan. Ang importante po, ano, siguraduhin nyo na ginagawa nyo ang inyong mga ehersisyo o physical activity na may alalay ang inyong kamay. Malapit kayo sa alalay. Mm-hmm. Hagdanan, yung banister, yung pong... Mm-hmm. O kaya kung gagalaw kayo ng ibang klaseng galaw, humawak po kayo sa upuan sa tabi nyo o sa mesa sa tabi nyo. Wala pong limit ang exercise. Pinakamaganda ho, maglakad kayo at maglakad kayo ng pataas o pababa ng hagdanan o ng isang hill. Doon lang malapit sa ano. Pero isa pa rin pong pwede nyo gawin. Dati alam natin push-ups sa sahig. Pwede nyo gawin ng push-ups sa wall. Mm-hmm. Para po, kasi kailangan ng
Habang tumatanda po tayo, kailangan natin ng resistance training. Yung ating mga weight, yung weight natin kailangan, binubuno natin yung weight natin. Mm-mm. So may mga ganyan pong exercise. May tanong pa rito, ma'am. Sige daw. Opo. Magandang tanghali po, Prof. Pwede po ba ako mag-exercise kahit naoperahan sa bato sa abdo? Babae po ako, 45. Mas maganda kung mag-exercise kayo talaga. Opo. No, kasi po yung inyong kinakain na taba, kailangan matulungan yung matunaw. Mm-hmm. Pero kasi po yung inyong abdo ang gagawa ng paraan para matunaw yung taba. So, unang-una tignan natin, hindi na wala na siyang abdo. Wala ka ng abdo. So, kailangan niyo po na talaga na mag-ehersisyo. Pangalawa, kailangan din niyo pong tignan yung inyong kinakain na sana less na yung less taba. Mm-hmm. Pero importante po ang ehersisyo lalo na maski na hindi ho na hindi para pumayat kayo, kundi para hindi na madagdagan yung taba na nasa katawan nyo. At saka di ba po sir, mas maganda yung ano, yung mga pag nag-exercise, yung resistance at saka bone? Opo. Yung strengthening the bone Opo. System? Opo. Magagawa nyo lang po yan kung nakatayo kayo. Mm-hmm. Ang swimming magandang exercise, pero dahil po sa yung tubig sinusuportahan kayo, mas maganda na gumawa kayo ng mas mabilis na mga galaw pagka sa tubig. Pero pag sa lupa, pwede ho kayong maglakad, pwede kayong umupo at tumayo, alternately squatting po yan. At pwede rin nyo pang galaw-galawin yung mga kamay at paa nyo. Spell nyo po yung alphabet using your leg or yung inyong kamay. So instead na floating, back floating, aba, mag-dog paddling kayo. Pwede po. May gustong magtanong ma'am sa phone, okay sige, lang ba? Bigyan natin. Oh, yes. Opo, okay. Siguro, nandyan ba? Nasa anong linya? Okay, naka-phone punch na ba, Shari? Alright. So anyway, binaba na siguro yung kanyang telepono. Ang dami tayo pang mga tanong. Opo. Pero kailangan natin yatang mag-recap o pwede pa? Meron pa? Isa, one more. Siguro, okay pa ba? Direct, opo. Kaya meron pa yan. Ha? Opo, meron pa sige dito, na, ma'am. Sige. Ito, sayang naman kung nandito si Prof. Makasagot. 2897. Good PM po, naka-GBS po ako noong April 22 at ngayon po ay nasa recovery stage na ako. Ano po ba ang magandang physical activity na po pwede kong gawin? Hirap po ako makatayo ng solo. Si Joan po ito, 35. Okay. Maganda po siguro, maski na nakaupo kayo, kasi kailangan po sa ganyan may physiotherapist na kayo, no? Pero kung wala, kung hindi po available ang physiotherapist, yung pong paggalaw ng inyong paa, maski nakaupo kayo, na nakabitin yung paa nyo, pwede po yan. Unti-unti nyo pong paramihin yung repetitions. Pag-umpisa kayo sa 5, plus mga 7, mamaya after 2 weeks, nakakalabing 5 na kayo, pwede na po nyo subukan na medyo tumayo with assistance. Pero yan po yung mga kailangan nyo gawin. Kailangan gumalaw ang inyong mga joints, no, in repetitions. Opo. Ayun. Ito pa po, pwede. Meron pa. Oh, si Paul naman, Paul Baral. Sabi po niya, 67 na ako. Okay lang ba mag-exercise? At ilang oras everyday? Dapat po nag-exercise kayo talaga habang tumatanda si tayo. Si Sir nga, no? 74 eh. Nagtatanong mo kung anong klaseng exercise na po pwede. Pwede niyo hong hatiin. Sabi kasi, di ba, sabi nila, 30 minutes to 60 minutes, pwede niyo pong hatiin 15 minutes sa umaga, 15 minutes sa hapon. Or 10-10-10. 10-10-10, basta not less than 10. At subukan niyo pong gumawa ng exercises na calisthenics. Ang tawag, alam natin yan eh. Nung elementary tayo, yung squatting, yung jumping jacks, yung pong mga yun, napakaganda po. Pero itono niyo pababa. The sky. Yes. No? Nagbabanat ito. Tama. Marami pong mga galaw. Ang daming klase. Ito pa, may pahabol pa, ma'am, na tanong. Meron pa. 7898. Prof, ask ko lang po, bakit po kaya sumasakit laging tuhod ko every time ako'y nage-exercise? Kahit walking or jogging lang, yung left knee ko po ang laging sumasakit. May mali po ba kapag ganun? Babae po ba siya? Hindi naman sinabi sa kanyang kung babae text siya, message kasi, ko, oh, Prof. Malamang meron siyang tinatawag na patellofemoral syndrome. Mm-mm. Yun pong hindi po pantay yung muscles ng kanyang
thigh ng kanyang hita, pwede po niyang gawin yung sinabi ko kanina, mag-squatting siya. At pagkatapos, meron pong stretching na kailangan siyang gawin para yung kanyang tuhod eh magkaroon ng alignment na maganda. No? So, pero kung masakit po, huwag niyong gawin. Kung masakit sa umpisa, huwag ipilit. Opo. Pero kung masakit sa umpisa, tapos habang ginagawa niyo, gumaganda ang feeling. Ibig sabihin po yung physical activity na ginagawa niyo, mas maganda sa inyo. Kaya sumasakit yan kasi wala pong masyadong gamit. Medyo natagalan sigurong ano, resting. Meron pong tinatawag na cinema goer's knee. Pag nanood kayo ng sine, pag tayo nyo, masakit yung tuhod nyo. So kailangan nyong ilakad ng dahan-dahan. Eh kung bababa kayo ng stairs, masakit na. So bago pa kayo matapos ng sine, galaw-galawin nyo na yung inyong tuhod para hindi masakit. Ang daming nating natutunan kay Professor. Pero kailangan na natin talagang mag-recap. Pagagalitan na tayong kasunod. Okay, tinalakay natin ngayong hapon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng regular na gawaing pisikal upang mapanatili ang wastong timbang. Ito ay bilang patuloy na pagsuporta sa tema ng Nutrition Month na timbang iwasto sa tamang nutrisyon at ehersisyo. May tatlong bagay na kailangan tandaan upang maging epektibo ang physical activity. Ito ay ang frequency o gaano kadalas, intensity o gaano katindi, at time o gaano katagal gagawin ng isang aktibidad. Ang rekomendasyon ng World Health Organization ay magkaroon ng 150 minutes or 2.5 hours of moderate intensity aerobic activity sa loob ng isang linggo. At maaaring makamit ang 150 minutes na ito upang ng paunti-unti intensity physical activity 5 beses kada linggo. Kaya paalala ng Department of Health, galaw-galaw para hindi pumanaw. Yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Galaw-galaw pag may time. Oo, hindi. Kailangan lagyan ng time. Tama. Kaya mga kanutrisyon, tutog lang muli next week po at panatilihin ang wastong timbang. Nakasama natin ngayong hapon ang ating guest resource person na si Professor Hercules Calyanta mula po sa College of Human Kinetics ng University of the Philippines, Diliman. Maraming salamat po. Maraming Professor. Salamat po. At baka may nais pa kayo parating sa ating mga kanutrisyon. Huwag niyong papabayaan na nakaupo kayo ng isang oras. Bawat isang oras sa pag-upo po, 2 minutong paggalaw. Okay. Maraming salamat po. Madali lang yung tandaan, Rod. Samantala, Rod, ito na ang 6 na nanalo ng 100,000 pisong cellphone load na nag-send ng tamang sagot sa ating text question of the week na ilang minuto kada linggo ang rekomendadong physical activity sa mga adults. At ang sabi nga ng World Health Organization at sinigunduhan nga ng ating guest, Professor Calyanta, 150 minutes ng moderate intensity aerobic physical activity sa loob ng isang linggo. At ang mga nanalo, number 1, si Ronald Tumbaga ng Olongapo. Si Rodel, ang number 2, Rodel Sonio ng Kalibo, Aklan. Lalaki na. Oo, number 3, babae, si Marianne Gala, Disigala, Degala, ng Oriental, Mindoro. Number 4, si Mildred Mayuga ng Santo Domingo, Cainta, Rizal. Rod, at ang panglima ay babae ulit, si Liza Marie Agustin ng Parang, Marikina City. At ang pang-anim ay si Jason Panganiban ng Laia, Batangas. Puro 150 minutes ang kanilang sagot. Congratulations sa inyong lahat. Yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon at sana'y nabusog na naman kayo ng kaalaman tungkol sa kalusugan at nutrisyon. At huwag po kayong mag-aalala doon sa mga nagpadala po ng kanilang tanong at hindi namin nasagot. Mga kanutrisyon, maaari pa rin po kayong mag-text ng inyo pong mga katanungan sa aming text line sa 0908. Yun po, 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, ito ay sasagutin ng ating resource person na si Professor Hercules Calyanta po sa tulong ng ating production team. Dahil yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado. Sa ganap na alas 12:30 ng tanghali dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan mga kanutrisyon, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon.
nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksipo ang mga maling gawain kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod as Health Assistant Secretary at Executive Director for ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Galaw-galaw. Para hindi pumanaw. Nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan. Nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.